Mamimigay kami ng school supplies. School supplies doon sa may Tawid Dagat. So, tara. From Evelyn Williams. So, ngayon papunta na po kami ng Santa Lucia, San Roque, Pilar, and Kanapurong para po mamigay kami ng mga notebook po sa mga grade 1 hanggang grade 3. So, kasama po namin si Ate Evelyn Williams. So, sasakay kami ng bangka mamaya. So, naway gabayan kami ng Panginoon at safe kami makarating para po sa mga bata na amin bibigyan na papasukan na kasi. So, tara, samahan. So, ayun. So, papasok na po tayo papuntang New Pilar. Which is the New Pilar. Yung dating pilar ay yun yung may na-landslide. So, ngayon, ito yung tinatawag na New Pilar. So, papunta na po tayo dun sa lugar kung saan sila nailipat. At doon natin ipamimigay ang mga notebook na nanggagaling kay Miss Evelyn Williams. Mrs. na pala. So, tingnan mo yung kalsada. Ito yung bagong kalsada. So, dito na po sila ilipat ng bagong ng government of Abuyog Leyte. At ito, nakarating na nga kami dito sa New Pilar. Bumugad agad sa amin ang nakalagay, "Welcome guests and visitors, it's Agaton Pilar's landslide." Feeling guests and visitors kami dahil ito, mamimigay kami ng notebook sa mga bata. Dito agad kami tumabi na hindi ko alam eskwelahan na pala ito. Akala ko nung una, mga kabahayan, hindi pala, eskwelahan na pala. So nandito po tayo sa school ng New Pilar. So kung makikita niyo po siya, so school siya, akala ko kasi bahay talaga. Pero andun po yung mga bahay po ng New Pilar. So kung makikita niyo yung mga bubong na yan, yan yung mga bagong bahay ng barangay New Pilar. Unti-unti nang nagsidatingan ang mga bata. Agad silang pumila ayon sa height nila. Este, ayon sa kung anong grades nila. Pati pala ako at ang kasama naming si Jerwin nakipagkulitan sa kanila. Nakipila, nakipagbiroan sa mga bata. At ang kukyut nila. At eto na, binuksan na nila ang mga school supplies. Siyempre, sa pangunguna ng ating nag-iisang Miss Evelyn Williams at si Undoy. At kitang-kita ko sa mga bata ang excitement na makukuha ang mga gamit nila pang eskwela. At eto na nga, isa-isa na naming inabot sa kanila ang mga gamit nilang pang eskwela. At eto pa, mas lalong sumaya sila nang makita nilang hindi lang pala notebook ang matatanggap nila. May pa-chocolate pa. Mapapasana all ka na lang talaga. Kaya ang sukli ng mga bata, walang iba kundi... Punta na tayo sa ating next destination, ang Barangay San Roque. Nga pala, nadaanan namin ongoing pa dito ang proyektong daan patungo sa mga liblib na lugar tulad ng ating pupuntahan na kailangan pang sasakay tayo ng bangka para lang marating at maihatid itong mga dalang gamit pang eskwela. Next destination is Aroy. Bakit hindi pa nakasarain niya? Hala ka! Hala! Mawala na nandoy. Pudabri mo gusto iwi kay kanahan. Pwede ba sa mga video? Hindi pa nakalak. So our next puntahan natin Santa Lucia. Ay Santa Lucia ba? Estado, anay. San Roque? San Roque. So we're going to San Roque. Yun. At syempre, di talaga mawawala sa ating mga Pinoy ang pagkakingkoy. Kulitan muna bago sumakay ng bangka. Meron
Kunyari, tumulong sa pagtutulak ng bangka. Ano, karte na ba? At eto na, unti-unti na akong kinakabahan dahil sasakay na kami ng bangka. Hindi ako nagpahalata na takot ako sa pating. Oo, wag ako maghawak sa payong. Si Mimit, di naman siya makita. No? Sa sulod man siya sa ano? Plastic. Pusukit ito sa plastic. Tingnan ko lang kung di ka makahinga mamaya. Suffocate na siya. Ayan, so, mga ka-official, ito na, officially. Officially, tatawid na kami. Tatawid na po kami ng Indet to the Sea. Sa isla. Oo. Papunta kami ng ano. China. Na ipaglaban natin atin ito. Papunta na tayo sa West Philippine Sea. Palayasan ko talaga yung mga China. Tingnan ko lang kung uubra sila kay Ronald Corpus Official. Sana all. Ganito kahirap magdala ng school supply sa mga bata. Kinakabahan na ako. Unti-unti na kasing umaalon. Pero para sa mga batang nag-aantay sa amin, lakasan ko ang loob ko at panalangin na safe kaming lahat na makarating. And thanks God, nakarating kami ng safe sa Barangay San Roque. At kung inyong mapapansin, sobrang ganda ng beach nila. At ito, binabaybay na namin ang daan patungo sa school ng Barangay San Roque. At habang nilalakad namin, ang aking cameraman na si Jumong nagkunya-kunyaring vlogger. Sana all. Kasama ko nga pala si Ronald Corpus Official. Hello ka nga sa aking vlog. Hello. Sana all. Isa din po siyang vlogger. Follow niyo po siya. So ayun guys, nandito na tayo. Hindi mga bata. Daming pa lang mga bata. Ay, konti lang. At excited na kaming makita silang lahat. At ito na nga, nakarating na kami. Hi.
literal trek sa bukid. Dahil ang bitbit niya. Good morning. Agad naming inihanda ang mga gamit na aming ipamimigay sa kanila. Tinatawag ko na sila ayon sa kanilang grades para mag-fall in line, kasama ang nag-iisang teacher na nag-assist sa amin. At kitang-kita sa mga mukha ng mga bata ang kanilang excitement na matanggap ang mga gamit pang eskwela. At tulad sa New Pilar, may mga chocolate din silang natatanggap. Thank you.
Hindi lang pala mga bata ang nakatanggap ng chocolate, pati rin pala ang mga isip bata. Pati rin pala ang kanilang mga magulang. Sana all. At syempre, ang ating nag-iisang Evelyn Williams ay may makapagbagbag damdaming mensahe. And we feel you kung gaano kahirap ang ating pinagdaanan nung panahong katulad nila na wala din ang ating mga magulang na pambili ng gamit pang eskwela. Paghatag o school supply. Naginakot ko na natuloy ng mga tao na may kapasidad na may maghatag para ilang kay 3-1-3. Naot ko ang susunod ay hantos 26 sa kapago maghatag sa inyo nga. Kaya masarap talaga sa feeling na ikaw na nakaangat-angat ngayon, di nag-atubing tumulong sa mga batang di mo naman kaano-ano. At bilang sukli ng mga bata, wala silang masabi kundi ang... At punta na tayo uli sa ating next destination ay ang Barangay Santa Lucia ng Abuyog, Leyte. At kahit gaano man kabigat ang aming dala, di ko alintana ang bigat nito. Maihatid lang ang mga gamit pang eskwela para sa mga bata. Pero ang totoo, ang bigat talaga. At ang layo pa ng eskwelahan nila mula sa Pampang. Buti na lang, sinalubong ako ng mga bata at tinulungan akong buhati nila ang aking dala. At ang sarap ng feeling ng very warm welcome sa amin ng mga teacher. At ang mga bata, kitang-kita sa mga mukha nila ang excitement and napaka-energetic nila. Good morning! Energetic. Buya! Buya!
Dito lahat ay aming nabigyan mula kinder hanggang grade 6 dahil napakakunti lang ng estudyante rito. Amin ngang nadatnan na tatatlo lang ang estudyante ng grade 6. Imagine niyo yun. After namin na-prepare, hindi namin pinatagal amin ang pinamahagi ang mga gamit eskwela para sa mga bata. At dito nagtatapos ang aming misyon ng pamamahagi ng gamit pang-eskwela para sa mga bata. Sa kahit konting gamit pang-eskwela na aming naihatid, napawi ang aming mga pagod at sobrang sayang marinig ang bawat pasasalamat nila. Umuwi silang nakangiti, bit-bit ang aming munting sorpresa at naway nakapagbigay kami ng saya at pag-asa at umaasa na balang araw ang henerasyon nila ang humahalili sa bansa. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. At shout out po sa lahat po ng nakaluwang-luwang dyan, maari po kayong magbigay ng munting tulong para sa kabataan. Magpadala lamang via GCash at makakaasa kayong makakarating ang inyong donasyon para sa kabataan, na ang kabataan ang kinabukasan ng bayan. Ako ang inyong lingkod, Ronald Corpus Official. Maraming salamat po. Thank you.